So nandito tayo ngayon sa ating sunod na vlog. Discussin natin yung mga gears natin na ginagamit sa pagti-trail. So unahin natin yung sa pinaka-importante na gear na hindi dapat mawala pag magti-trail ka. Unang-una, kailangan natin ng helmet. So ito ang ginagamit natin, isang O'Neill na helmet Series 5. Pinaka-importante, hindi pwede mag-trail nang wala niya. Protection na natin ang sarili natin, yun ang dapat. Nag-i-enjoy tayo, pero pinoprotektahan natin yung ating sarili. Isa sa pinaka-importante, helmet. Second, sapatos. So ito, O'Neill din. Ano ba to? O'Neill Rider. Maganda yung kanyang spike. Hindi siya madulas. Ito nga, kahit ganito ang ano, pag maputik, nababaliktad pa rin ako, nadudulas pa rin ako. So how much more yung hindi ganito yung pang-ilalim niya. So ito ang pangalawa sa pinaka-importante para sa akin, ha, na kailangan natin na basic PPE. PPE na, nagamit na natin sa mga pamplanta. Basic na riding gear, trail boots, pag nagtitrail tayo. So helmet at saka boots. So yung iba naman, mga jersey, mga pantalon, yun ay kumbaga sa kon is pwedeng ordinary pants lang at saka damit. Pero yun, syempre, kung gusto mong maganda tingnan, kailangan natin nun. May helmet tayo, may boots. Eto, hydration backpack. So pag nagtitrail tayo, kailangan natin ng tubig, ng hydration. Kasi kapag nataong mainit ang panahon, so kailangan natin. So ito is Camelback Mule, 3 liters. So minsan yung 3 liters kulang pa sa akin. May baon pa akong ibang tubig at saka pidawan akong Coke para pang adrenaline. So yan, tatlo. So yung mga iba naman na kailangan natin, pwede namang wala, pero kailangan meron din. Kung mas maganda, goggles. Itong goggles na ito is O'Neill din. Napaka-importante nito, especially kapag nasa likuran ka ng kasama mo, tapos batuhan o buhanginan ang tinatakbo mo, tapos kung nasa loob ka naman ng trail site, sa gubat, delikado kapag wala ka suot nito kasi baka matamaan ka ng mga sanga na madadaanan mo. So, very important ito. So, yung mga jersey, meron tayong process ng jersey. O'Neill din. Pwedeng wala, pwedeng meron. Depende na sa tao kung gusto niya. Mas comfortable. So, may nakikita ako nagtitrail, naka-shorts lang. So, nasa tao yon. Pero ang pinaka-importante is dapat protektahan mo yung sarili mo. So, may protection yung iyong bone sa likod ng natin, dulo ng spine at saka itong mga hip. Okay. Next. So, may injury na ako sa aking tuhod dahil sa isang motorcycle accident din na twist. So, hindi ako lumalakad nang wala ako nito. So, napaka-importante para sa akin. Dito muna tayo mag-settle sa Liat na to. Hindi ako makabili ng brace, ang ano, yung parang knee brace na talaga kasi napakamahal. 25 to 35,000 na yun. So dito na lang tayo muna. Dual axis na Liat. So napakinabangan ko na to kasi dati nabaliktad ako. Ito yung bumagsak. So parang walang nangyari sa tuhod natin. So padded siya. Komportable naman siyang isuotin. Okay. Chest protector. Virus protector ang tawag. So ito, pwede sa ilalim o sa ibabaw ng ating jersey. So kalimitan, gamit ko ngayon ito pang pinang-iilalim ko para yung pawis natin is tumutulo pa baba. Kawang siya.
So sa katawan, so tsaka ito pagkawang sa katawan medyo malamig. Unlike nung pagka naka-jersey tapos sa ibabaw to, doon madali siya tanggalin, eh madaling ano, mabasa yung jersey natin. Tapos dati nabaliktad ako, tumama ako sa likuran ng motor na kasama natin. Kung wala ito, malamang mas malalim na sugat yung nakuha ko. So tumama dito yung puwitan ng motor niya. Wala pa naman siyang rear fender. Baka lang yung nakalabas sa kanya. So kita nyo to, oh. Dito. Napunit to. So from dito tumama yung bakal pababa. Ito dito na tumama yung bakal. Nahagip ng konti yung likod ko. So nagkasugat tayo dyan. 2 weeks ko din pinagaling yun. So kung wala to, malamang mas matinding injury ang nakuha natin. Elbow protector. Ganito na lang binili ko kasi medyo mas magaan at malambot. Pero kahit ituon mo yung siko mo, kahit ibagsak mo, hindi siya masakit. Kahit ano, naka-honeycomb lang siya. Ayun ko, maraming lumalabas na ganito ngayon. Pero ang ganda ng impact absorption niya. So this is O'Neill also. So magwa 1 year na to. Medyo kumakawang na yung mga silicone dito. Pero matibay siya. Hanggang ngayon okay pa. So importante para sa katawan, ito ang inap kong protection. Mga hard protection natin. Elbow guard, knee guard, chest and back. Tapos syempre, nasanay kasi ako magmotor ng nakasuot ng gloves. So mas gusto ko laging nakagloves ako. Mas komportable ako. Kasi kapag in case na baliktad ka, ang unang itutuon mo is yung kamay mo. So malamang magkasugat ka sa palad mo. So ito, parehas na O'Neill yung binili ko. Basically halos lahat ng ano ko O'Neill mga pair dito sa liat na to at saka dun sa ating knee protector. So basically that's it. Yun ang mga gears na ginagamit natin. Nasa palagay ko, para sa akin is kailangan ko para sa protection ng sarili ko. So mas importante yung nag-i-enjoy ka na, pero protected din ang sarili mo. Sana may nakuha kayo kahit papaano. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.